pwede mo rin i-adjust yung kanyang bass dito. Yan yung kanyang highs. Yan. Yan. And then yung equalizer, pwede mo... So yo, what's up? Welcome back ulit sa ating YouTube channel, Sir Edu TV nga po pala ulit, ano? Dito tayo ngayon, araw, para i-review yung ating mixer, no? So, kung dun sa ating last video, pinakita natin kung okay ba siya sa event, ano? So, doon, hindi naging detalyado yung ating pag-review sa kanya kasi ongoing yung event, syempre busy tayo, mas ipa-priority natin na maisaayos yung event natin that day, ano? At pinakita na rin natin yung unboxing nito from our previous video. Kung di nyo pa napapanood yun, panoorin nyo na rin, ano? So today, papakita natin yung mga features niya, and then gagamitin natin siya mixer directly sa ating amplifier without using any processors, ano? Ayan. Kasi ito meron na tong built-in equalizer. So titingnan natin kung okay ba yung tunog niya kahit na yung direct lang siya, mixer to amplifier, power amplifier, no? Tapos may, ang setup natin dito ngayon is meron tayo ditong Crown PLX-15. Ayan. Naka-direct lang siya dyan. Sinetup natin siya. Ayan. Ganyan lang. Tapos meron tayo ditong laptop. Mamaya papakita natin kung bakit tayo gagamit ng laptop. And then, ang gagamitin lang natin dito na XLR ay dalawang piraso lang. XLR cable. Kasi from output nitong ating mixer, direct na siya dito sa ating input ng ating amplifier. So isasaksak lang natin. Ayan. Napakasimple lang po nito. Ayan. Dalawang piraso. Ayan. Sa output. Actually, kahit isa lang yung ikabit natin dito kasi isang speaker lang naman yung gagamitin natin. Siya, yan lang. Tapos, sinaksak na natin siya. May power na yan. And then, ito, meron na rin itong power. Gagawin natin, i-on na natin yung ating mixer. Yan, on. Yan, napakaganda po ng ating mixer. Then, i-on na rin natin yung ating power amplifier. Yan. Yan. So, yan. So sa testing na to, papakita natin sa inyo yung iba't ibang features ng mixer na to, and then yung kung maganda ba yung tunog niya direct pag naka-direct lang siya sa amplifier without any processors, ano. Ayan, kung magagamit natin siya sa event. Actually, nagamit ko na siya sa event ng ganun. Kung hindi niyo pa napapanood yung previous video ko doon, panoorin niyo na, no. So sobrang solid. So dito gagawin lang natin siyang more detailed, no. Ayan. So ayun, ano, bago nga pala ang lahat, babatiin ko lahat ng mga tatay ng Happy Father's Day. So saludo ang lahat sa inyo, ang sa mga sakripisyong ginagawa nyo. Maraming salamat sa inyo, sa mga tatay, daddy, yeah, papa, yeah, kung ano man yung tawag nyo sa mga tatay nyo. Happy Father's Day sa inyo, ano. So ito nga po pala, meron tayong na-ready dito na mga cord na gagamitin natin sa ating testing. Una nating cord dito is yung ating XLR to 3.5mm na jack. Ayan. Para sa ating cellphone. Itetesting natin sa cellphone. At meron tayo ditong USB to USB cable. Ayan. Pag tinesting natin siya sa laptop using USB to USB cable. Ayan. Yung pangalawa natin na naka-ready. At meron tayo ditong naka-ready na dynamic microphone. Ayan, para sa ating mic testing. Para marinig natin kung okay ba siya, yung effect niya, no. And then yung vocal na rin. Syempre. Ayan, ito siya. Yun yung mga naka-ready natin. And then, meron tayo ditong extra phone. And then yung ating netbook doon. Ayan, kung nakikita nyo yan. Gagamitin natin yan lahat sa testing na to, ano. So yun, huwag na natin patagalin pa. Umpisa na natin tong ating... Sa ating first testing, gagamitin natin tong XLR to 3.5mm na jack natin, ano. Para gamitin natin dun sa ating
pang ano to, pang cellphone or pang laptop. Ayan. So, saksak lang natin. Dito na lang sa channel 1. Ayan. Papakita ko ulit sa inyo, itong ating input ng ating mixer is combi, ano? Pwede siyang PL, pwede siyang XLR cable. So, ayan. Nandiyan na siya sa isang saksakan. So, then kunin na rin natin yung niready natin kanina na cellphone para sa ating sound check. Ayan. Magbigay na tayo ng volume dito. And then dito, sa ating main volume. Then ang ating pang-testing na music is Macarena sound check by DJ Christian Naive. Yan, saksak lang natin sa ating cellphone. And then i-play na natin. Yan. So kung napapansin nyo, hindi pa siya tumutunog. Yan, kahit lagyan mo yan ng volume, hindi siya tutunog. So meron siyang switch dito. Yan. For your pang ano yan, pang on and off. Para for example, yung meron kayong singer, binaba niya yung mic niya, hindi nyo nagagalawin yung volume nung kanyang channel na ginagamit, ano, doon na lang sa switch. So yan, magbigay na tayo ng volume. Ayan. Ayan. Na-anong natin. Ayan. Magbigay tayo ng volume. Hinaan lang natin. Ayan. Pwede mo lakas yan or hinaan. Pwede nating hinaan. So in every channel ng kanyang mixer, meron siyang control ng ayan, papakita ko sa inyo, no? Ito yung pan left and right. Ito yung sa FX kung gagamitin nyo yung mic. Ito naman yung sa bass. Ayan. So, tatakasan ko yung bass. Maririnig nyo, nalalakas yung bass nya. Ayan. Kung naririnig nyo. Ayan. Inaan din natin. Tapos yung mid. Ayan. And then yung kanyang high. Ayan. And then yung kanyang gain. Ito yung kanyang gain. Ayan. So in every channel, ganyan yung kanyang control. And then meron siyang 48 volts dito para sa mga condenser mic. And then ang isa pa niyang feature is ito. Let's say for example, gusto mong ma-sure kung tumutugtog yung laman na yung nakasaksak dito nang hindi mo siya bibigyan ng volume, pindutin mo lang tong solo and then lalabas siya dito. Dito malalaman mo kung mayroong signal na pumapasok dun sa channel na yun. Pindutin mo lang yung solo. Ayan. So pag pinatay mo yan, ayan, wala siya dito. Pero pagka pinindut mo yun, alam mo na tumutugtog yung channel na to. Without sa pagtataas nung slider. Ano? So yan, tuloy natin. Pakinggan nyo mabuti ang linis ng tunog niya kahit nakaano lang siya. Kahit wala siyang processor. Ayan. Ayan. So testingin naman natin siya sa ibang input. So hindi ko na siya isa-isahin dito sa in every channel na to kasi pare-parehas lang naman yan hanggang mula 1 to 8. Pare-parehas lang yan ang function. So, hindi ko na siya isa-isa yung naisaksak na pag ganun-ganun kasi tatagal lang yung ating video. So, ang next natin na testingin is yung sa Bluetooth niya. No? Okay, sa paggamit naman ng Bluetooth niya, yung Bluetooth na function niya is kailangan meron kang cellphone na may Bluetooth or laptop na may Bluetooth or anything na pwede mong i-connect dito na player. Pipindutin mo lang yung itong button na to, no? Lalapit lang natin. Ayan. Itong button na to. Ayan. MP3 BT Connect or Bluetooth Connect. Ayan. Pipindutin mo lang yan 1 to 2 seconds. Ayan. Pag nagbi-blink na siya, ngayon mo siya i-co-connect. Itatry natin i-connect yung ating cellphone. So, isa-search mo siya. On mo lang yung
i-on mo lang yung Bluetooth ng yung cellphone. And then search mo siya. Scan mo lang siya. Scan. Ayan. Dahil nakakonnect na siya before, ito yung pangalan niya, yung Hoson. Click mo lang yan. Ayan. And then, connected na siya. Ganun lang siya kasimple. And then, punta ulit tayo sa YouTube. Makarayan na uli by DJ Christian Naive. Ayan. Shoutout sa'yo, sir. Testing uli natin. So, sa pag-testing naman dito, ang magiging volume mo, ang volume control mo is itong knob na to. Ang nakalagay naman dyan is BT, MP3 or BT. Ayan. Ito yung magiging volume mo. And then, ito yung magiging tone control mo. Sa tone control naman ng ating Bluetooth, ang nakalagay lang dyan is low and high. Yan yung kontrolan mo. Good thing na meron siyang ganito. Kasi yung ibang mixer, wala siyang tone control na ganito. Low and high. Basta, ang meron lang sa ibang mixer is ito lang, slider lang na to. Hindi mo na makokontrol yung timpla nung bass niya and yung highs niya. Yan. So, tuloy natin. So, yan. Dahil connected na tayo, pwede na tayo mag-play ng music. Yan, naka-play na dito. Magbibigay na tayo ngayon ng volume. Yan. Yan. Ito. Ito yung sinasabi ko. Makokontrol mo dito yung kanyang bass. Yan. Gaya-gaya natin ng bass. And then, lagyan natin ng high. Yan. Yan. Diba, napaka convenient. Wireless. Yan. Bluetooth. Yan. Pwede mo lakasan yung bass dito. Yan. Pwede mo ring lakasan yung high. Yan. Same thing dun sa solo niya, mapapalabas mo dito yung kanyang signal pag pinindip mo yung solo. Ayan. Ganyan siya. Ayan. Ayan. Ayan, diba? Ayan. So, yan yung testing niya sa Bluetooth. And then, singit ko na rin dito sa testing na to. Magagamit mo siya, magagamit mo yung equalizer niya. Ayan. Ayan. Taas mo yung low frequencies. Ayan. Pwede. Pwede yung bandang mid frequencies. Ayan. Pwede. Tapos yung high frequencies. Ayan. Yan yung kanyang demo. Sa Bluetooth. Yun nga palang equalizer nito, pwede mo din siyang magamit dito. Yung equalizer nito pang lahat na yan. From channel 1, and then yung input mo ng MP3, and then yung Bluetooth mo. Ayan. Isa pang magandang thing dito is pwede kang maglipat ng music dito. Pipihitin mo lang to the left and to the right. Pwede ka rin mag-post ng music dito, pipindutin mo lang siya pabaon. Ayan. Papakita ko sa inyo. Pipindutin ko to, then magpo-post yung ating nasa cellphone. Ayan. Pwede ka rin maglipat. Ayan. Pipihitin ko, tingnan nyo mabuti yung cellphone. Ayan. Nalipat siya. Ayan. Yun nga lang, mayroong ads yung kasunod na video. So, yun. Pinakita ko lang kung paano, no? Ayan. So, ganun siya kasimple. Ganun ka-convenient yung sa USB niya. Or yun, sa Bluetooth, MP3, or USB input niya. Ganun ka-convenient. So, sa USB na natin siya te-testingin, susunod. Dito naman sa USB, pwede mong maging input dito yung USB, mismo kasi, and then yung laptop mo. Kaso wala tayo ngayon yung USB na merong kanta. So, dun muna tayo sa laptop. Magpo-focus. Ano? Okay, next testing natin is itong ating USB to USB cable. Yan.
3.0 yung ginamit ko na USB to USB cable para mas ano siya, mas mabilis ano. So yun, dito natin siya isasaksak sa ating USB. May nakasulat diyan sa sound card. Sa mga nagtatanong kung pwede siyang gamitin na sound card, yes, pwede po ano. So pero dito sa video na to, hindi natin siya gagamitin as a sound card ano. Gagamitin lang natin siya as input ng ating laptop. So papakita ko sa inyo na pwede siyang gamitin as input ng inyong laptop no. Ayan. Sinaksak na natin siya dito and then dito naman sa ating netbook or laptop. Pwede rin 'yan sa laptop or PC. Ayan. So and then open natin yung ating virtual DJ. Ayan. Tapos play, maglagay tayo ng music dito. So papakita ko lang sa inyo ano. Sa PC, ayan, lalabas dyan PC pag nakasaksak na siya. Medyo nagbiblink lang yan dahil yan sa ating camera. No? So, ang volume pa rin yan is same lang ng sa Bluetooth or sa MP3. Same lang siya ng lakasan. And then, yung kanyang tone control, pwede rin dito. Ayan, sa dalawa na yan. Ayan. So, play natin yung music sa ating virtual DJ. Ayan. And then, magbigay na tayo dito ng volume. Ayan. Ayan. Lalakas na natin. Pwede mo rin i-adjust yung kanyang bass dito. And yung kanyang highs. Ayan. Ayan. And then yung equalizer pwede mo ding i-apply sa kanya. Ayan. Yung, ayan, pwede mo i-try. Ayan. So, kita mo, ganyan ah. Ganyan kalinis yung magiging setup mo pagka meron kang laptop. Yan lang yung cord mo. Hindi ka nagagamit dito. Hindi na mababawasan yung saksakan mo ng microphone kung magbabanda ka. Ayan. Kung magsisetup ka ng acoustic band, ayan. Dito ka nalang magsasaksak. Or mas maganda, oh, kung meron kang USB, oh, dun mo nalang ilagay. Pwede rin dyan. Pwede ka rin magplay dyan. Ayan. Pwede ka rin magrecording dyan kasi pwede siyang sound card. Pwede ka dyan mag-recording eh. Ayan. Ito yung kanyang mga functions. Dito, pagka nasa PC ka, hindi ka pwedeng maglipat-lipat dito. Gamit to. Ayan. Ayan. Pwede mo laksan dyan eh. So, yun yung testing natin sa ating USB input. Ayan. So, sana may natututunan kayo dito sa ating video. So, sa ating final testing, te-testingin naman natin siya sa ating microphone. So, yun ano. Ito yung ating cable ng ating microphone and ito yung ating mismong microphone, dynamic microphone. Ano? Ayan. Kevlar DM950. Ayan, bagong mic nga po pala natin to. Nagamit na natin to sa ating acoustic band. At napakalupit po ng kanyang performance. So, abangan nyo next video, i-review natin to, ano. So, dito natin siya isasaksak ulit muna sa channel 1. Yan. Yung saksak natin dito sa ating microphone. Atras lang natin yung ating camera para makapag-testing tayo. Papakita na rin pala natin dito yung mga ibang effects niya, ano. Dito papakinggan lang natin kung okay ba yung microphone niya. Ayan, maglagay tayo ng, itaas natin ng konti yung gain, then yung ating volume. So, on natin yung mic. Layo natin ng konti camera para matesting natin. Ayan. Check, check, okay. Tayo tumunog, check, check, 1, 2, check, 1, 2. Check, check, okay, check. So yun, ano, hindi siya gumana. O nga pala, nakalimutan ko, ino-on nga pala to. Sorry.
itong ating switch. Ayan, pwede na natin siyang i-testing. So, hello. Check, 1, 2. O, volume. Check, 1, 2. Hey, sound. Check, 1, 2. Check, 1, 2. Hey. Check, 1, 2. Hey, sound. Check, 1, 2. Check, 1, 2. Hey. Check, 1, 2. Hey. Check, 1, 2. Hey, sound. Check, testing. Hey, check, 1, 2. So, yun, ano? Kung mapapakinggan nyo, gamit kayo ng headset, ano? Ang ganda nung quality of voice niya, ano? Siguro dahil na rin yun sa ating microphone, and then doon na rin sa mixer, ano? So, ganun naman, ano? Pag maganda yung combination ng ating microphone, and then yung mixer na ginagamit, or yung processors na ginagamit natin, nagiging maganda yung output ng ating microphone. So, testing uli natin. Check, 1, 2. Check, 1, 2. Hey. Check, 1, 2. Hey, testing. Check, 1, 2. Hey. Check, 1, 2. Check, 1, 2. So, lagyan natin siya ng konting effect. Ang ilalagay natin is try natin yung ating delay reverb. Ayan. Nasa ano siya? Between 209 and 224. Ayan. Pagka ano mo na siya, nailagay mo siya sa number na yun, ipindutin mo lang siya. And then, itaas mo itong effects. Ito yung kanyang effects. Yung orange. And then, yung mga orange na knob dito sa ating mga channel, lagyan mo lang din. And then, testing na natin. Check, 1, 2. Hey. Check, 1, 2. Hey. Check, 1, 2. Hey. So, yun. Ano? Parang naririnig nyo na nag-e-echo-echo siya ng konti. So, yun. Check. Check, 1, 2. Hey. Check, 1, 2. Hey. Check, 1, 2. Hey. Check, 1, 2. Check, 1, 2. Hey. Tapos, testingin natin siya ng walang effects para makita natin yung difference. Check, 1, 2. Then, lagyan natin ng effects. Check, 1, 2. Hey. Check, 1, 2. Hey. Check, 1, 2. Hey. Sound testing, 1, 2. Hey. Check, 1, 2. Hey. Check, 1, 2. Hey. Check, 1, 2. Check, 1, 2. So, yun, ano, napakinggan natin yung kanyang microphone. May effect at walang effect. So, yun. Maganda siya, actually. So, yun, ano, na-testing na natin siya sa iba't ibang klase ng inputs. Siguro yung next video natin is testing naman natin yung ating mga effects, ano. Ang effects kasi niyan is from 1, 2, 2, 5, 6. Yan, yung effects niya. Ayan. So, sa video na to, sana marami kayong natutunan. Recap tayo, no? Tinesting natin yung kanyang channel sa microphone at sa ating cellphone. Ayan. So, lagi nyo tatandaan kapag gagamitin yung channel nito, i-on nyo to. Ayan. I-on nyo yan para tumunog. And then, sa ating Bluetooth, ayan, nakita natin ang ganda ng tunog niya sa Bluetooth, sa USB, at dito rin sa ating channel. So, maganda siya, tumunog talaga. Hindi siya kagaya nung last previous natin na mixer, yung Yamaha Copy. Malayong-malayo yung tunog niya doon, ano. Yun kasi medyo parang cheap yung tunog niya, actually. Totoo yun. Compare dito na maganda. Maganda talaga. Nagandahan ko, maganda yung headroom niya. Mataas, ano. Ayan. So, yun. Hanggang dito na lang yung ating video for today. So, sana marami kayong natutunan. Hintayin nyo yung ating video sa susunod. Testing natin yung different effects niya. Ayan. At malalaman natin doon kung ano-ano yung tunog ng bawat effects na yon. So, thank you for watching. Thank you sa panonood. Hanggang dulo. So, maraming salamat po sa inyo. And then, happy Father's Day. Bye-bye!